Guys, okay. Gagamitin ko to, experience ko to, so you don't have to. Ganito ang silbi namin, mga beauty vlogger. Kami yung unang gagamit sa mga product. Kami yung unang magre-review para kung pangit at masunog yung mukha namin. Alam nyo na. Alam nyo na, ha? Sinabihan namin kayo. If you feel like your life is boring or if you feel like wala nang exciting part sa buhay mo, i-explore mo ang mag-rejuvenating skincare dahil, ayan, baka mabigyan ka ng exciting part, di ba? Pagka nag-rejuvenating skincare ka. Kasi mayroong mga rejuvenating set na nagki-claim. Kahit hindi sensitive or sensitive, kiniklaim nila na pwede sa kanila yun. And in return, nasisira yung skin ng mga customer. Ito yung panimula, ito yung maintenance. Oh, sa mga nagbe-maintenance nandyan. Hi guys! Welcome back to my channel! So today, meron na naman tayong bagong video at yung araw na ito is pag-uusapan natin ang skincare tsaka itong mga nauuso ng mga rejuvenating set. So I'm pretty sure yung mga viewers ko dito sa channel na to, you are familiar with rejuvenating sets because nagkalat ang mga rejuvenating set ngayon in the market dahil ewan ko usong-uso ang rejuvenating sets and I don't understand why usong-uso dahil napakainit at maaraw dito sa Pilipinas. Eh, ang number one na kalaban ng rejuvenating set is init and araw. Pero, ewan ko, siguro na itatawid pa rin naman dahil pack na pack at boom na boom ang market ng rejuvenating set ng mga panahon ngayon. And today, meron lang akong gustong i-review. Meron akong rejuvenating set na gustong kilatisin, bardahin. Magbabarda tayo today. By the way, the word barda is courtesy of Sasa Girl and Company. Barda is bardagulan. So, yan po yung summary? Yun yung, anong tawag sa, short version. Hindi na naman naglo-load yung utak ko. Ayan kasi. Puro kasi may kapag inatupag. Ayan. Pati yung utak na barda na rin. Hindi ko na mapatagalin. Gusto ko lang kilatisin kasi itong Hey Pretty Skin. Which is isang sikat na rejuvenating set or skincare company ngayon. Pag mamay-ari ni Ann Barreto. Narinig ko na to itong Hey Pretty Skin before. Oo. Naririnig ko na siya kasi competitor siya ng Brilliant Skin. Isa ring mega company yon ng mga skincare dahil nagkalat ang billboard ng mga ito. Actually, pati si Hey Pretty Skin, nagkalat ang billboard sa EDSA. So, hindi ko alam kung labanan ba to ng skincare o labanan ng billboard. Oo, tsaka labanan ba to ng billboard o labanan ng magazine cover. Hindi ko din alam. Well, ang importante dyan is that gusto ko lang kilatisin itong Hey Pretty Skin at tignan natin kung worth it ba ang pera natin at worth it ba yung pagdadaanan nating hirap kung gagamitin natin ang mga rejuvenating skin care na ito. Dahil alam nyo guys, yan yung nakakapag-exfoliate and nakakapag-renew. Kaya nga siya rejuvenating kasi nire-renew niya yung skin mo. So if you feel like your skin is dull, if you feel like your life is boring, or if you feel like wala nang exciting part sa buhay mo, i-explore mo ang mag-rejuvenating skincare dahil ayan, baka mabigyan ka ng exciting part, 'di ba? Pagka nag-rejuvenating skincare ka. If you want to stay young or if you want to look gorgeous, is that you need a good skincare. And that's why dito sa channel ko, hindi lang makeup yung pinupush ko, kundi skincare din, 'di ba? Para sama-sama na 'yan. Magandang skincare, magandang makeup, yung mukha hindi ko lang sure kung maganda ba, pero i-push na lang natin. Daanin sa dasal, 'di ba, girl? Meron tayong dalawang box dito ng Hey Pretty Skin Prestige Glow, tsaka ito namang isa is Hey Pretty Skin Neo Glow. Dalawang klase. Pero mukhang pareho naman yung laman. Pero hindi natin alam kung pareho ba yung benefits or pareho ba yung ginagawa niya. Kasi ang balita ko, magkaiba sila. Yung Prestige Glow is, I think, ito yung mas gentle na version ng Hey Pretty Skin. Parang ito yung parang continuation to. Ito talaga yung Neo Glow. Ito yung pang-redo. Ito yung una mong gagamitin. And then after mo makuha yung results na gusto mo, ito yung pang-continuation mo. Yun ang pagkakaintindi ko. I hope I'm correct. Because, alam mo, nagbasa ako ng mga FAQs, mga product
information and yun yung pagkakaintindi ko. Parang yung white is yung ano yung pang maintain. Maintenance. Yes, ito na yung maintenance. True. Ito yung panimula, ito yung maintenance. Oh, sa mga nagbe-maintenance nandyan. So, ibig sabihin, since ito yung ano, ito yung una, ito yung una nating kikilatisin. Mm-hmm. But before that, gusto ko lang munang mag-spray ng mukha. Hey, pretty skin, Neo Glow Perfect Radiance Bar Micro Peeling. Oh, ayan na si Micro Peeling. Rejuvenating toner, meron siyang sunscreen, and meron siyang night cream. As usual, ganun talaga yung set ng isang rejuvenating set. Ang dami ko nang na-experience sa mga rejuvenating set. My goodness. Hindi ko naman masasabi na naging masama yung experience ko with rejuvenating set, but you know, iba-iba kasi tayo ng skin. Merong mga skin na sensitive and merong mga skin na hindi sensitive. Mm-hmm. Eh, buti na lang, sa awa ng Diyos, ang aking skin is hindi sensitive. Pero yung ano ate, yung set na yan, pwede ba sa sensitive skin yan? Yun yung ano, isa sa mga facts na nabasa ko because we are now checking and reading facts because it's 2022. Yung isang fact na nabasa ko is that ang rejuvenating set, most particularly, Hey Pretty Skin, Neo Glow, is not good for sensitive skin. At least aminado sila na itong set nila is that hindi talaga siya pwede for sensitive skin. Kasi mayroong mga rejuvenating set na nagki-claim. Kahit hindi sensitive or sensitive, kiniklaim nila na pwede sa kanila yun. And in return, nasisira yung skin ng mga customer. At least kay Hey Pretty Skin, aminado, they're very safe to say na hindi siya pwede sa sensitive skin. Yung mga ingredients kasi na meron ang isang rejuvenating skincare is meron siyang mga potent na mga ingredients na talagang baka pag sensitive yung skin mo, hindi niya kakayanin. At least, hindi nila clinic-claim, hindi nila pinapahamak yung mga users nila, which is, I think that's a good thing about a skincare company, being honest. Guys, sa mga hindi nakakaalam, yung mga rejuve naman kasi, lahat sila as a whole, talagang medyo matatapang kasi talaga. Kaya pag ginamit mo, medyo makakaramdam ka ng medyo tingling sensation, yung iba pa nga medyo mahapde. Actually, pati yung soap, pati yung toner, ganun, medyo mahapde. Papakita ko lang yung laman ng ating Hey Pretty Skin Rejuve Set. And meron siyang soap. Malaki yung soap ah. Malaki. Pwede kaya sa katawan din yan. Alam mo, yan, hindi ko nabasa yan. Hindi ako sure. Sa mga nakakalam, paki-comment sa baba kung pwede ba to sa katawan. And then, meron silang decent size ng rejuvenating toner which you can use night and day. Meron kasing drawing dito na may araw at buwan. Okay, so you're my sun and moon. Tapos, meron siyang sunscreen na napakaganda ng packaging, in fairness. Mm-hmm. I have to say. Kasyang-kasya sa mga small bags. Small bags and travel bags. Mm-hmm. Very nice. And meron siyang night cream. Okay, night cream ito. Which is, bubuksan ko tong mga to. Titignan ko, aamuyin natin before ko gamitin kasi I wanna make sure. Guys, okay, gagamitin ko to, experience ko to so you don't have to. Ganito ang silbi namin mga beauty vlogger. Kami yung unang gagamit sa mga product. Kami yung unang magre-review para kung pangit at masunog yung mukha namin. Alam nyo na. Alam nyo na, ha? Sinabihan namin kayo. And, by the way, magkano ito? We're able to look for the price and where it's available. 300 yata. 300? Baka 349 mga ganun. Mga ganun. Usually ganyan yung price ng mga ano eh. Ng mga rejuvenating set. Oh! Ito yung soap bar. Kulay pink. Ay, ang cute naman. Ang cute. Mapagpanggap. Yung parang ang gentle-gentle niya pero micro-peeling pala, pala siya. And then, yung toner. Puno. Boy, may mga ano ah, may mga nagbebenta ng rejuve skin na hindi puno. May 1/4 na bukante. Ang masasabi ko sa amoy niya, first and foremost pa lang, ayan, dito mo na malalaman na meron tayong peeling na magaganap after natin i-apply. Kasi medyo yun yung naging dating nung ano niya, scent niya. Yung alam mong merong something dyan. It's not anything bad, it's just that feeling ko malakas yan. Tapos, itong mga sunscreen naman, ooh, wow, punong-puno! Nice! Alam mo ba, merong dati, may nagpadala sa akin ng mga ganito. Kasi marami nagpapadala sa akin ng mga ganito. Girl, ang liit-liit na nga nung lagayan, as in hindi pa puno. As in sabi ko, oh my god, ganito ba yung mga binibenta nila sa mga customer nila? Yung sunscreen ko, pwede yung ano, yung re-apply, gano'n. Ang bango! Amuyin mo, Cheng.
Sunscreen, pwedeng mag-reapply. Oo naman. Pwede kang mag-reapply. Diba? Parang an ice vanilla. Ganun. Vanilla! Mm-hmm. Yun yung amoy. Vanilla. Oo naman, pwede kang mag-reapply hanggat gusto mo dito sa sunscreen. And actually, yung sunscreen, pwede mo siyang gamitin on its own. Itong Hey Pretty Skin Rejuvenating Set. Talagang medyo pagdadaanan ng skin mo talaga yung purging, ganon. Mm-hmm. As in, legit, yun yung totoo. Okay, walang halong hanash. Ilalabas kasi niya lahat ng mga kailangan niyang ilabas bago niya i-reveal yung skin mong na-rejuvenate na. So, medyo kailangan pagdaanan yun. So, now, pag kaganon yung process, pwedeng-pwede kasi na ang gawin mo, parang first week, twice a week mo lang siya gagamitin. Yung first time mong gamitin, hindi mo siya kailangan gamitin every day. And then your second week, pwedeng thrice a week ka na. And then yung third week, pwedeng every day na. Ganon yung talagang totoong process when it comes to rejuvenating sets. Titignan natin yung night cream. Alright? Okay. Ay! Iba yung night cream, mama! Ay! Yung night cream kulay ano, parang beige. Cream, parang cream. And then, ito naman, kulay white yung sunscreen. O, magkaiba sila. Ito yung night cream, ito yung sunscreen. Tapos, ito naman yung night cream, ito yung pantulog. Iba din yung amoy niya. Amoy mo, Jeng. Ito fresh. Fresh din naman yung amoy. Parang fruity something yung amoy niya. Tapos, matte siya. Ay, pareho sila. Actually, they're matte. Hindi sila oily. Mabilis siya na-absorb ng skin. May tanong ako. Ano? Pwede yan sa ano? Mga buntis? Buntis. Oo. Or, yeah. Ano yung parang breastfeeding? According to the facts, is that hindi siya pwede sa mga buntis. Yeah. Hindi siya pwede sa mga pregnant, lactating, kapapanganak lang, mga ganun na moms. Because, of course, syempre, we have to be safe. It includes and it involves strong chemicals and ayaw natin ng ganun, di ba, Bes? Maghintay-hintay na lang siguro after 6 months kung kapapanganak mo lang or as advised by your derma or by your doctor kung kailan ka pwedeng gumamit ng mga ganitong rejuvenating sets. Mga ano, ate, ilang yung pink, yung una, yung ilang weeks mo dapat gamitin tapos balik ka, ay pumunta alam mo, ka na sa maintenance mo. Yung ibang ano kasi, rejuve set, nagka-claim sila na 7 days daw. Pack na daw yung ano, yung skin mo. Itong kay Hey Pretty Skin, kailangan mo siyang gamitin ng 2 weeks to 1 month. And yung set na ito, is saktong-sakto na yon, 2 weeks to 1 month use. Mm-hmm. Saktong-sakto na yon. Sobrang tipid na yon kasi for 300, how much? 300 something? 349 something. Lalagay na lang ni Daniel somewhere dito yung exact price. Pero sa halagang ganon, meron ka ng skincare na buo. Mm-hmm. Diba? 1 month. Pag naubos yan atin, pwede na ba yung gamitin yung isa ba? Ano yung isa? Oo, ito. Ito na yung maintenance. Pagka nakuha mo na yung desired skin mo, is that pwede na yung maintenance, yung pang-maintain mo ng yung glow, di ba? Kasi hindi naman pwede na parang sinimulan mo tapos hindi mo tatapusin. Mga ilang age yung mga pwedeng gumamit yan? Pwede na siyang gamitin ng mga 13 years old hanggang 60 years old. Ah. O, di ba? Pag 13 years old ka and you feel like your skin is nagdadaan sa puberty, alam mo yun, syempre, pag mga bagets, di ba, dyan na nagsisilabasan yung mga katotohanan sa mga mukha nila, pwedeng-pwede nang gumamit ng Hey Pretty Skin Rejuvenating Set. Although, ito lang, itong Prestige Glow kasi, ito yung mas gentle. So, baka yung mga medyo mas bata, like 13, 14, 15, baka pwedeng dito muna sila. Mga bandang 20, 21, 22, yung mga medyo college na, pwede nyo nang gamitin yung Neo Glow. Especially, yung mga nagtatrabaho sa mga lugar na hindi naaarawan at naiinitan. Hindi siya pwede sa mga naaarawan na mga environment. Kasi masisira talaga yung skin mo. Aminado sila, Hey Pretty Skin, na talaga nakakasira ng skin kapag magpapaaraw ka at gumagamit ka ng rejuve set. Ayun, pag bumili kayo nitong Neo Glow, bumili na rin kayo ng Prestige Glow, kumpleto na, dalawang set na yan, para pagkatapos niyo ng Neo Glow, mailaban na agad-agad yung Prestige Glow para may pang-maintain na agad. Mabilis yata maubos kasi sa, ano to, yung mga bentahan. Products nila. Ah, true. Kasi nga, sobrang ganda kasi nung mga product yata and I think pinagkakaguluhan ng mga ano. Although, syempre itatry ko siya. Itatry ko yung first, ano, yung diba yung sabi kanina na 1 week na twice kong gagamitin. I will document it for everyone to see para makita ninyo kung ano yung naging experience ko. So, anyway, guys, kakat ko na itong video dahil i-experience ko na ang Hey Pretty Skin Neo Glow set and also the Prestige Glow set. By the way, if you want more information about this product, you can always visit naman the IG, Facebook, and website of Hey Pretty Skin. Nandun lahat ng mga information na malamang sa malamang, baka hindi ko nasabi. Dun yun na lang tignan, okay? So anyway, guys, wait lang po. Magbabalik ako.
Hi guys! So ako po ay nagbabalik. After 1 week, eto nandito na ulit ako sa studio. Well, ang masasabi ko na lang is that yung Hey Pretty Skin Rejuvenating Set is that sobrang sulit sa pera. Kasi ang ganda ng mga products and masasabi ko na in fairness, yung experience ko eh hindi naman masama. At hindi rin naman, wala naman ako masasabi na parang naging experience ko na medyo hindi kaaya-aya. Actually, ang tinest ko na nakita nyo is that yung Miu Glow Set. Yun yung medyo matapang-tapang na set. Ayan, medyo glowing yung skin ko right now and yung face ko talagang glowing. Halatang may skincare na ginamit na maganda. So, guys, kung gusto ninyong bumili ng sarili ninyong Neo Glow Rejuvenating Set, pumunta lang kayo sa kanilang Facebook account tsaka yung IG account nila o kaya yung website nila kasi nandun available yung mga Hey Pretty Skin Rejuvenating Set or maghanap kayo ng mga reseller kasi maraming nagre-resell ng rejuvenating set na ito. So, kayo na bahala mag-decide kung pati yung Prestige Glow, bibili nyo din. Pero ako, ang masasuggest ko sa inyo is bilhin nyo na rin para meron na kayong pang-maintenance dito sa inyong rejuvenating kit. And also, dun sa mga makaka-experience din ng Neo Glow tsaka yung Prestige Glow, ilagay nyo yung review nyo para maraming makabalita or makaalam ng naging experience niyo. Para din, syempre, yung mga gustong gumamit, at least alam nila kung ano yung papasukin nila just in case lang na gumamit sila nitong rejuvenating skin na to. Pero ako kasi, since hindi naman din sensitive yung skin ko is that wala naman akong naramdaman na kahit anong stinging tulad ng mga warning dun sa mga FAQs na ibinasa ko last week, diba? And that's a good thing, I think, for a skincare set dahil at least hindi nakakatakot gamitin and at least hindi ka mapapraning kung ano ba nangyayari sa mukha mo. Well, so far ako, naging gentle naman yung Neo Glow sa mukha ko and right now, ito yung update sa aking face. So anyway, guys, ayun lang po ang ating video for today. Sana may natutunan ko yung today about rejuve set. Siguro reminder ko lang sa inyo sa mga interesado na bumili ng mga rejuvenating set is mag-ingat-ingat kayo sa mga product na binibili ninyo kasi nga hindi lahat ng rejuve set dyan sa market o dyan sa labas yung mga tinitingnan eh mga effective o kaya safe para sa iyong skin. So, dun tayo sa brand na honest and dun tayo sa brand na may quality talaga yung product nila at hindi sila hindi sila nabubudol. Guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to hit like and subscribe. Bye!